Kill, kill, kill. Sa 5 taon ni President Duterte, ito lang daw ang consistent, sabi ng human rights groups, ang walang tigil na patayan. Kaya naman sa pagsisimula ng huling taon ni Pangulong Duterte, nagmarcha patungong Mendiola ang iba't ibang grupo kasama ang mga pamilya ng mga biktima ng pamamaslang. Ang iisa nilang sigaw, Stop the Killings. Hindi isolated cases ang pagpatay sa mga sibilyan. Sabi nga ng human rights groups, taktika raw ito ng administrasyon para takutin at pasunurin ang mga Pilipino sa kung ano ang gusto ng Pangulo. Ang tawag nga nila dito, State Terror o Pananakot ng Estado. Sa madugong war on drugs pa lang ng Duterte administration, 27 to 30,000 na ang naitalang bilang ng extrajudicial killings. Pero wala pa rin nakakamit na hustisya ang mga kaanak ng mga biktima. Ganito ang kwento ni Justin Lopez na pinatay ng pulisya noong May 2017 sa Tondo. Kahit may sakit na epilepsy, hinila si Justin ng mga pulis papuntang Riles ng tren at doon pinatay. At ang laging paliwanag ng mga pulis, nanlaban daw ang mga biktima. Napakasakit kasi ang anak ko sumusuko na sa kanila pero hindi nila pinakinggan, binaril pa rin. At ang sabi, nanlaban. Yung pumasok po ay naging presidente si Duterte, umpisa pa lang po ng kanyang paglilingkod, may mali na eh. Wala siyang nagawang mabuti sa Pilipinas, sa bansa natin. Ay, meron pala. Marami siyang nagawa ang pumatay. Hindi lang sa war on drugs natatapos ang pagdanak ng dugo sa ilalim ng Duterte administration. Extended ito pati sa political killings o sa mga pagpatay sa mga kritiko ng gobyerno. Ayon sa grupong karapatan, lampas 400 na ang biktima ng political killings mula 2016. Kasama rito ang mga pinaslang sa sunod-sunod na police at military operations laban sa mga magsasaka at aktivista. Pareho lang din ang kwento, nanlaban daw ang mga sibilyan. Isa sa mga pinaslang ang lumad leader na si Esteban M. Pong Sr. noong 2018. Ayon sa anak niyang si Criseline, kailangan nilang lumikas dahil sa karahasan ng mga sundalo sa komunidad nila sa Kitautau, Bukidnon. Grabe po yung pangatake, hindi na po namin mabilang sa aming mga kamay yung pinatay. Kagaya po ni Naomi Bayo na isang grade 6 student ng salugpungan. Para sa amin po, hindi po masusukat sa numero yung mga ginawa niyang paglabag sa aming karapatang bantao. Gusto po namin na wakasan. Palayasin siya sa kanyang pwesto. Isang taon pa bago matapos ang termino ni President Duterte. At pangamba ng marami, magpapatuloy pa ang paninindak at pagdanak ng dugo habang nasa pwesto siya. Hindi pwedeng patayin lang tayo. Dapat tayong lumaban. Mas malalim nating tatalakayin ang legacy ng Duterte administration sa 5 Alter Media Network Zona Special ngayong July 19. Abangan natin yan!